Yan, what's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video mga boss, pag-uusapan natin kung bakit ko nga ba tinanggal yung aking GVT version 3 dito sa ating NMAX version 2. So ito yung napakaraming katanungan mga boss tungkol dun sa experience ko dito sa GVT version 3 adjustable sa aking NMAX version 2. So pag-uusapan natin lahat yan mga boss at ang mga dahilan kung bakit ko nga ba tinanggal. So tara guys, let's go! Tara guys, let's go! Topic natin ngayon mga boss, kung bakit ko nga ba tinanggal yung aking GVT version 3 dito sa ating NMAX version 2. Unahin muna natin mga boss yung mga dahilan kung bakit ko nga ba siya tinanggal. Pinakadahilan ko talaga kung bakit ko siya tinanggal is nagsawa na ako sa tunog niya. Ibig sabihin mga boss, ganun kasi ako kapag nagpapalit ako ng pipe. Actually mga boss, itong motor ko nakakadaming pipe na ako dito. So nakapag MT8 na ako, Apido version 4, JVT version 3. Unang-unang dahilan ko mga boss, nagsawa na ako sa tunog. Tapos ang iniisip ko, baka nakakaabala na ako mga boss sa ibang tao. Medyo maingay kasi siya, kasi syempre kapag ka nakapipe ka, hindi mo maiwasan kung mag-iiba kasi yung riding habit mo mga boss, no? Kung paano mo pigain yung silinyador, mas napapadami yung bomba. So isa yon mga boss sa dahilan kung bakit ko nga ba talaga tinanggal yung aking JVT version 3. Isa pang dahilan mga boss kung bakit ko siya inalis, kasi yung motor ko guys, sa mga nakakapanood ng vlog natin, so natumba siya. Yung JVT natin parang nayupi ng konti, ang dami niyang gasgas, kaya isa din yon sa dahilan kung bakit ko siya tinanggal mga boss. Pero sa totoo lang, ngayon gusto ko talagang bumili ulit ng JVT version 3 para dito sa aking NMAX, kasi namiss ko na naman mga boss yung tunog ng medyo maingay. Pero syempre ilalagay lang natin siya sa pinaka the best na setting niya. So yung pinaka the best na setting ng JVT mga boss is yung middle setting. So pag masyado kasing naka-open, masyado siyang maingay. So baka nakakaabala na sa mga ibang tao, lalo na pag may natutulog na bata. Kasi syempre ako bilang may anak na din, may pamilya na din, parang kinukonsider ko din lagi yung ingay. Syempre baka minsan nakaka-istorbo. So yun guys, yun din, isa din yun sa dahilan. Tsaka yun nga yung nagasgasan siya, so pumangit na yung itsura niya, kaya binenta ko na din. Pero actually mga boss, kung tatanungin niyo ako kung may naging problema ba sa motor ko, wala siyang naging problema. Talagang napaka-smooth, napakaganda, walang remap to guys. Hindi ako nagpa-remap. Tapos ang set lang ng panggilid ko, actually hindi mo siya nakaset. Ang pinalitan ko lang is 1000 center spring, 1000 RPM center spring, tapos 12 straight na flyball. Yun lang yung set ng ano ko mga boss. So kung gusto nyo mapanood yun guys, meron tayong mga test ride doon sa mga video natin. So panoorin nyo mga boss para magkaroon kayo ng idea kapag ka gusto nyong mag JVT. Napakadaming katanungan dito no, mga boss, yung mga nababasa ko sa comment. Actually ito, inano ko na guys, nilagay ko na dito sa papel para wala akong makalimutan, kasi ito yung mga nababasa kong laging tanong. So unahin na natin to guys. So lumakas ba sa gas? So yes boss, kapag ka mag-JVT ka, automatic lalakas yan sa gas. So kasi syempre yung pipe hindi na siya stuck, tapos parang medyo malaki yung elbow, at sabi ko nga kanina yung riding habit mo, so mas lalong dadami yung piga mo sa silinyador, at syempre hindi mo maiwasan bumomba-bomba kasi nga maganda yung tunog, maingay. So lalakas talaga siya guys sa gas, pero hindi naman ganun kalakas. Pero hindi na siya katulad nung stock. Huli ba sa LTO kapag ka naka JVT? So tingin ko boss, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende siguro sa setting ng JVT mo. Kung masyado siyang full open, sigurado guys, maingay na maingay yan. Pero kung ilalagay mo siya sa mid setting, o kaya naman medyo mababa pa, siguro kahit papano pasok pa din yan sa LTO. Nagpa-remap ka ba ng NMAX?
na ako nagpa-reset ng ECU. Nag-GVT ako mga boss. As in, wala po talaga akong pinarimap, hindi po ako nagpa-reset ng ECU. Talagang all stock lang mga boss. So, nung una ko siyang ginamit, talagang all stock. Tapos, nung medyo tumagal-tagal, yun na nga, nagpalit na ako ng 1,000 RPM na center spring. Tapos, nag-12 straight ako na fly ball. So, yun lang mga boss. Yun lang yung naging set ko dito sa NMAX version 2 nung ako ay nag-GVT. Mga boss, no, sa mga lagi nagtatanong, isa to sa pinakamadalas nilang tinatanong guys, kung kailangan bang nakapanggilid ka kapag ka gagamit ka ng GVT. Asa sa inyo yan mga boss, kahit hindi ka magpalit ng panggilid o magpaset ng panggilid, okay lang naman. Pero sa totoo lang, mas maganda kasing gamitin guys kapag ka nakapanggilid ka. Siyempre yung RPM, tapos yung arangkada talagang lalakas, di ba? At maganda talaga yung tunog ng JVT kapag ka nakaset yung panggilid mo. Kasi talagang hindi man nakaset yung makina mo, pero yung RPM naman tataas. Ganun lalabas ang kagandahan ng tunog ng JVT version 3. At kapag ka nakapanggilid ka kasi guys, parang dun lalabas yung back tone na hinahanap nila sa tunog ng GVT. So yung para sumisipol sa dulo kapag ka binitawan mo yung silinyador, maganda kasi sa tenga yun guys eh, magandang pakinggan. At sa mga nagtatanong naman mga boss, kung nagbackfire ba yung, kung nagbabackfire ba etong aking NMAX nung naka GVT ako. So paminsan-minsan mga boss, meron siya, lalo na kapag ka galing sa mabilis yung takbo mo tapos bigla mong bibitawan yung silinyador. Yun mga boss, paminsan-minsan meron din siyang backfire. At dun sa power naman guys, nung nagpalit ako ng pipe, hindi naman nagbago. So tinap speed ko kasi mga boss itong NMAX ko nang naka-stock pipe, ang pinakamabilis niyang tinakbo. So ewan ko guys ha, kung mabagal para sa inyo to, kasi yung daan dun sa nagtatap speedan ko hindi masyadong mahaba, so medyo malapit lang. So ang natatap speed ko guys nung stock siya is 119. Tapos nung nag-GVT ako mga boss, ang naaalala ko, stock pa yun guys ha, hindi pa ako nagpalit ng spring tsaka fly ball. Mabot din siya ng 120 nung naka-JVT na ako. So tingin ko, wala naman nagbago sa power. Grabe yung panahon ngayon guys, napakainit. Iba yung init ngayon, mainit tapos matatraffic ka pa. Alright. At meron din nakapagtanong sa akin mga boss, no, kung na jeep. game. At meron din nakapagtanong sa akin mga boss, no, kung amoy sunog nga ba ang GVT kapag ka mainit na siya. So nung una mga boss, nung unang gamit ko, nung unang pagkasalpak niya dito sa motor ko, nangangamoy sunog talaga siya. So normal 'yon mga boss. Normal 'yon kasi bago pa yung fiber niya. So sinusunog niya pa yung kanyang fiber, kaya nangangamoy sunog. Pero kung sa mga nakabagong naka-GVT dyan mga boss, baka na-experience yun na yun, huwag kayong mag-alala mga boss, normal lang naman yun. Guys, no, sa lahat ng nalalaman ko tungkol dito sa GVT version 3 na na-install ko dati dito sa ating NMAX version 2, nasabi ko na lahat sa inyo mga boss yung experience ko. So wala naman siyang kakaibang nangyari, wala naman kakaibang nangyari dito sa motor ko. Hindi naman nasira, hindi naman humina yung power niya. Actually napakaganda pa nga ng tunog eh. So ang pinakadahilan ko lang talaga mga boss kung bakit ko siya pinalitan is nagsawa lang ako sa tunog niya. Pero overall mga boss, JVT is one of the best aftermarket pipe dito sa mga motor natin. Nagbabalak kasi akong bumili ng bagong JVT para dito sa NMAX natin. So iniisip ko guys, kung alam nyo yung JVT version 2 na long tip, so yun ang binabalak ko. Kaya lang, nanood ako ng mga ibang vlogs ng mga motovlogger na yung JVT is wala siyang, yung JVT version 2 is wala siyang masyadong tunog. So ang kagandahan naman kasi kapag ka JVT version 3 yung binili mo, adjustable yung sound niya. Pwede siyang malakas, pwede siyang middle setting, pwede siyang pinakamahina. Kaya iniisip ko pa kung alin sa dalawang yon mga boss ang bibiling ko talaga. Guys, no, sana marami kayong natutunan tungkol sa katanungan dito sa JVT version 3. Samahan nyo naman ako mga boss, maglilibot-libot lang tayo kasi na-miss nating i-ride
itong ating NMAX version 2. Matagal din natin siyang hindi nagamit. Sa mga di pa nakakapanood, guys, yung last video natin, nag-release tayo ng Raider 150 Fi. Nakuha na natin siya sa kasa. Ano na din natin siya, guys. Nag-test ride na rin tayo. First ride natin sa kanya. Panoorin nyo, mga boss. Hanapin nyo na lang dito sa mga video natin. Sa mga di nakakaalam, mga boss, taga Pampanga po pala ako. Andito na ako ngayon, guys, sa Malabañas, Angeles. So tingnan natin kung saan tayo makakarating. Grabe, nakakamiss din yung tunog ng may pipe ka, guys, yung maingay yung motor mo. Kaya lang kasi talagang inaalala ko, baka nakakaabala ako minsan sa kalsada eh. Lalo na kapag kami natutulog. Sarap kasing gamitin, guys, ng motor kapag ka naka-JVT. Talagang napakasolid ng tunog. Siguro ngayon bibili ako. Bibili kasi talaga ako, guys, eh. Iniisip ko lang kung JVT version 2 or version 3. Siguro mas magiging matured na ako sa paggamit. So hindi na yung laging bomba ng bomba. Dapat kinukonsider mo rin kapag kami natutulog, yung mga ganung bagay. Mas aayusin ko, mga boss, yung paggamit kapag ka nagpalit na ako ng JVT. At kaya nga pala ako gumawa ng video, no, mga boss, tungkol dito sa JVT version 3. Kasi sobrang dami talaga nagtatanong, guys, sa mga last video natin. Sa unang video natin, bumili tayo ng JVT. Tapos pinakita ko sa inyo kung paano siya i-install, kung anong tunog niya. Tinuro ko kung paano i-adjust yung pagka-adjustable ng version 3. So napakadami nagko-comment, guys, kung nagpa-remap ba ako, kamusta yung performance, kamusta yung gas consumption, lumakas ba yung power. Tapos nung sa TikTok naman, guys, nag-post ako, pinost ko nung tinanggal ko siya. So ang dami din nagtatanong, boss, anong nangyari, ba't mo tinanggal yung JVT mo, may nasira ba sa motor mo, ano ba, nagpa-reset ka pa ba ng ECU, nagpa-remap ka ba? So hindi ko lahat masagot, mga boss. Hindi ko talaga lahat masagot sa sobrang dami nagko-comment, sa sobrang dami nagtatanong. So yun nga, kaya kung nga ginawa to, guys, ito, sinulat ko pa nga yung ibang katanungan doon. Tapos nilagay ko na din kung bakit ko siya tinanggal. So alam niyo na, guys, kung ano yung main reason ko kung bakit ko inalis yung aking JVT. Yun nga, ang pinaka main reason ko nga, uulitin ko na naman, ay yung medyo nagsawa na ako sa tunog. Tapos feeling ko medyo maingay talaga, tsaka parang nakakabala ako sa ibang tao. Pero overall, mga boss, JVT version 3 talagang napaka all goods. Kaya balak ko ulit na bumili. Grabe yung init ngayon, no, mga boss. Talagang sakit sa balat. Napaka init. Ewan ko kung anong degree tayo ngayon, no. Talagang solid na solid. Hindi basta-basta yung init natin ngayon. Kaya dapat kapag ka nag-ride tayo, mga boss, lagi tayong may baong tubig. Kapag ka medyo hindi na kayang init, magpahinga muna sa tabi. At sa mga katulad kong riders dyan, mga boss, lalo na sa mga kapatid nating delivery riders, so mag-ingat po tayo lagi. Mag-bound po tayo lagi ng tubig, mga boss. Dito na tayo, mga boss, sa Clark, Pampanga. Libot-libot muna tayo dito, guys. Dito sa Clark, guys, talagang napakadaming mapupuntahan dito. Hindi ka maiinip, tsaka napakalinis. Napakadaming malalawak na lugar na pwedeng pasyalan. Madaming kainan, pwedeng magmerienda sa mga... Napakadaming space dito, guys. Talagang napaka all goods. Pwedeng mag-picnic. May mga grounds dyan na pasyalan talaga. Dito muna tayo, guys. Nakagandaan din sa NMAX, no, mga boss. Kahit tumatakbo ka na ng 110, 115, 120, hindi siya gumaganon. Talagang napaka-stable niya sa kalsada. Kasi naman napakalaki ng kanyang mga gulong. Sarap mag-ride dito, guys. Tignan nyo naman yung mga kalsada natin dito. Napakagaganda.
Sana sa susunod na ride natin mga boss, dito sa NMAX natin, nakabili na tayo sana ng JVT natin para naman sa mga nagtatanong dyan, meron kayong mga idea mga boss. Tanggalin ko na to guys, baka lumipad. Grabe yung init. So guys, ito nga pala yung gamit kong gloves, Komini riding gloves. So let's go go. Oh, bilis. Gulat ako doon ah. So kaya tayo pupunta. Hindi ko din alam mga boss kung saan tayo papunta na ito, no? Pero hanap lang tayo ng tambayan natin dito. Pagkakaalala ko, mayroong Petron dito eh. Hinahanap po, di ko lang sure kung saan banda eh. Naku, wala yata Petron, ayun. May Petron guys. Tambayan muna tayo doon. So yun guys, meron yata ang tambayan ditong napaka presko. So dito, pwedeng-pwede na dito guys. Yan o. Saan kaya tayo magpaparada? Ah, dito na lang siguro. Pwede kaya dito? Pwede siguro. Yan guys, tambay muna tayong konti dito. Picture-picture lang ng konti. Bawal pala dito guys. Sorry po. Lipat na lang tayo dun guys. Bawal dito boss? Ah, sige po, dito na lang po ako. Thank you. Yan guys, eto na yung itsura ng ating NMAX version to ngayon. So naka Racing Boy mags pa din. Arm Premium Radiator Cover, Windmill yan mga boss. Arm Premium Radiator Cap. Arm Premium Footrest, Footboard Matting. Arm Premium na bar end din yan mga boss. Tingnan nyo, napakaganda. Naka Street King Side Mirror version 5 tayo guys. Meron tayo dito ang Motowolf CP Holder version 3 para kapag naglalagay tayo ng mga cellphone. Naka Racing Boy MB2 Series Rear Suspension Arm Premium Muffler Slider. So yun lang guys, napakasimple lang ng build netong ating NMAX version 2. Let's go go! So yun guys, maraming salamat sa mga tumapos ng video natin ngayong araw. So kung may natutunan kayo mga boss, please mag-comment naman kayo sa baba. Kung nalinawan kayo mga boss sa mga ibang katanungan nyo tungkol sa JVT version 3. So dito ko natatapusin mga boss yung vlog natin ngayon. Sana nagustuhan nyo. Ako nag-enjoy ako mga boss. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At comment naman kayo mga boss sa mga nakatapos ng video natin, kung tagasan kayo para alam ko kung saan umabot yung video natin ngayon. Maraming salamat mga boss. Please like, share and subscribe dito sa ating YouTube channel. Ako si Boki Moto Vlog. See you sa next video.